So the test was actually initiated to protect the woman. So ginawa yung test na yon para maprotektahan ang babae mula dun sa mga witnesses who might be too quick to accuse a woman of committing adultery. Nakita lang niya na pumasok, wala na, may ginawa na. Kasi yung tao kasi masyadong malakas, masyadong advanced mag-isip. This miraculous potion protected the innocent woman much as it punished the guilty one. So sabi ng Torah, if a man's wife go astray, kung umalis yung babae and commit a betrayal, nakagawa siya ng hindi maganda against him, against sa husband niya, and the spirit of jealousy come upon him, a person does not sin unless a spirit of folly enters into him. Yun ang sabi ng Talmud. Hindi daw makagagawa ng pagkakamali ang isang tao kung walang ibang espiritu na pumasok doon sa kanya. So, ibig sabihin, ang tao makakagawa lang ng mali because he is possessed by evil. Kaya nga, marami tayong makikita doon sa mga kulungan na dinideny nila na nagawa nila yan kasi hindi nga nila alam. Hindi nila alam. Lalo na yung mga lasing kasi yung mga lasing is sila yung halos pinapasukan ng mga bad spirits. Kaya nakakagawa sila ng mga bagay na hindi ayon kay Hashem. So then shall the man bring his wife to the priest? Kapag ka nakita nila na ganyan yung babae, dinadala nila dun sa pare. He shall bring her offering for her the tenth part of ipa and barley meal. He shall not pour out no oil upon it, nor put frankincense. Kasi kapag ka nagdala ka ng offering, tapos ipa tsaka barley, hinahaluan niya siya ng oil. Tapos hinahaluan niya siya with frankincense. Kaya sa pagkakataong ito, hindi hinaluan ng oil tsaka frankincense. The fresh shall take holy water. Ano yung holy water? Ano yung kukunin niya? Holy water. In an earthen vessel. Tapos ipapasok niya dun sa lalagyan na yung banga, yung ano yung lalagyan na parang baso na baso na clay o jar, parang jar. And of the earth that is on the floor on the tabernacle shall the priest take. Saan niya kukunin yung tubig? Doon sa loob ng many parents, yung unang manggod ni siya, daghang ka, marami masyadong mga parents na masyadong mataas yung plano nila para sa anak nila. Tapos yung plano nila sa anak, ayoko dun sa anak ko na naninigarilyo. Ayoko sa anak ko na umiinom. So ano ang gagawin ng parents ngayon para yung anak niya hindi niya ma-influence? So mismo yung sarili niya, hindi siya maninigarilyo or hindi siya iinom. Kasi nga kapag nakita ng anak niya, yung maling ginagawa niya, nagiging tama yan sa mata ng bata. Diba? Paano mo sasabihin, nak, huwag kang uminom, tapos ikaw inom ng inom. So yun ang nangyari sa mama niya. Maging Nazir, in order for him to properly observe his restriction para makatama siya, na maka-observe talaga siya na maging Nazir, it was necessary that she to take on the restriction as a Nazirite. And thus, be a living example. Kaya yung mother niya, kahit na hindi Nazirite, is naging Nazirite ngayon because she wants to influence her son to follow the laws of the Nazirites. So kung titingnan natin, he shall abstain from wine and wine brandy, kahit na anong mga inumin, and shall drink no vinegar, even yung mga suka, bawal sa kanya. Nor shall he drink any beverages, mga beer, or mga grapes, nor eat grapes, moist or dried. So he shall eat nothing that is made from the grapevine, from the seeds to the skin. So mula ugat hanggang sa puno, hanggang sa bunga, hindi siya pwede kumain ng grapes. According to Midrash Rabbah, sabi ng Midrash Rabbah, kung ang mother ng grapevine, hindi niya kayang dalhin yung sarili niya, ano pa kaya yung kakain ng grapevine? Di ba, nakikita natin, may puno, tapos
Nilalagyan pa natin yan siya ng tungkod. Kasi nga, ban siya. Iikot lang siya doon. Tapos, may mother na siya, may tungkod pa siya, pero kahit ano gawin niya, tutungo at tutungo yan siya. Tutungo yan siya. Ibig sabihin, hindi niya kaya dalhin yung sarili niya. Yung grapevine mismo. Ano pa kaya yung kakain ng grapevine? Iinom ng wine from the grapes. Pag nalasing ka, kaya mo ba dalhin sarili mo? Hindi na. Ah. So it cannot stand up under the weight of the wine in the grapes. So if wine's mother cannot bear its burden, how then can you? Pag uminom ka ng wine from the grapes. Okay. So nakita natin dito sa Midrash Tanquma, when Noah, bumaba siya dun sa ark niya, ang unang tinanim niya is grapevine. Grapevine ang unang tinanim niya. So nung magtanim na siya ng grapevine, Satan appear. Oh, sabi ni Satan, "What are you planting, Noah?" Sabi ni Noah, "A vineyard." So, sabi naman ni Satan, "Usa-usa may ano meron diyan? What is his nature?" Sabi naman ni Noah, "Its fruit are sweet. Kahit na basa, kahit na tuyo, masarap siya. Tapos matamis. And he watered the vine." Masarap siya, matamis, which brings joy to the heart. Nakakapagsaya dun, nakakapagbigay saya dun sa puso. Tapos sabi ni Satan, "Baka gusto mo tulungan kita." Okay. Sabi ni Noah, "Yes. Help me." So ginawa ni Satan, he brought a lamb and slaughtered it. Then after he brought a lamb, he brought again a lion in a second time. He offered it. He sacrificed it. And then another one, he bring monkey, unggoy. Tapos, pang-apat, dinala niya, he bring a swine, yung anay na baboy. Inoffer niya, kinuha niya dugo. Tapos yung dugo ng apat, dinilig niya doon sa grapes. Yun ang nangyari. Kaya ang tao na kapag nakainom ng grape wine, when he drinks one cup, he is like a lamb. Eh, kita mo, pag isang baso pa lang ininom niyan, mabait pa yan sa ano. Halos hindi umiimik. Okay, sarap. Tapos, sarap ng pakiramdam. Kasi nga, masarap, iinom niya ng pangalawa. Ano mangyayari sa kanya? He become mighty as a lion. He become mighty as a lion. And speak with pride. Yeah, hambog na. Lumalabas na. Hindi na nakakapagsalita na hindi English. Hambog na masyado. Tagalog speaking na kahit na nagkahirap-hirap. Yun, kapag ka hindi pa nakontento, English na yan ngayon. Matapang na yan masyado. Tapos, iinom naman yan pangatlo. Yun, sasayaw na yan. Pag kinahantahan niya ng mga kasama, sasayaw na yan. Sasayaw na yan. Yun, sasayaw na yan. Tapos, pag nakainom na, sasayaw na yan. Iinom ulit, pang-apat. Yun, lulubog na yan. Lulubog, tapos susuka, hihigaan niya yung suka niya. Tapos, minsan, kakanin pa yung suka niya. Ew. Yun ang sabi ng Midrash Tanquma. Kasi nga, yung one drink nila, yung one cup nila malalaki. Yung one cup natin, maliliit eh. Kasi tipid tayo, kasi mahal. Sila, tinuba eh. Tinuba kasi marami silang grapes. Hindi sila nagtitipid. Kaya yung first cup nila, malaki yung cup nila eh. Kaya kapag ka uminom, sarap pa sa simula. Pero kapag ka dalawa na, nag-iiba na. Kasi nga, yung cup nila, malakihan. Para lang sila uminom ng tuba. Yung coconut wine. Okay, boy, tama pa ba yung Tagalog ko, boy? So, at the conclusion of the period of Nazirot, kaya pinagbawalan uminom ang mga Nazir. Kasi nag-separate sila from themselves
to focus on Hashem. Tapos kapag ka uminom ka, ayun, yung focus mo nawawala. Kasi nga, lasing na. Doon nagkasala ngayon si Nadab siya kasi, abiho. Kaya ang Nazir, pinagbawalan talaga yan sila uminom. At the conclusion of the period of Nizinot, the Nazir brings a series of offering. A male lamb as an ascending offering. Kailangan sila mag-offer kasi kahit papano may mga kasalanan yan. Kailangan nila mag-offer ng burnt offering, which is the ascending offering. They need to offer a peace offering, a sin offering, a guilt offering, a male offering, or whatever offering they had. So kailangan nilang mag-offer ng offerings, which is instituted in the Parshat Bayikra. So according to Talmud Ta'anit 11a, Rabbi Elazar said, he is termed holy. The Nazir is termed, tinawag na holy. For it is written, he shall be holy. He shall fit the locks of the hair. Ano daw, tatanggalin yung locks of the hair of his head para tumubo at tumaas. Now, if this man who denied himself wine only is termed holy, how much more so if he who denies himself of enjoyment of ever so many things? Kasi kapag ka pinataas mo yung buhok mo, maraming mawawala sa'yo. Kasi yung ibang tao ayaw na makipagkaibigan sa'yo kasi masyado ka ng weird tingnan. So kung taas ka buhok karon, may tabo sa imo ha, weird na ka, tanawon. Mura na ka, grakista nga dili masabtan. So, daghang mga butang ang wala sa imuha pagkataas kag buhok. Mga tao, mupalayo sa imuha. Mga chicks, mupalayo sa imuha. Kay posible, mas guwapa pa ka kaysa chicks. Pero eh, oh, pa, dunghay na imong buhok, eh, di ba, taman man na sa lubot. Oh, pero dili man animi dunghay, kaya ano man animo. Pataas. Pero sa Nazirite na, kung nakay promise, dili na animo naon. Padunghay gina siya nimo. Mao gani ang mga Nazirite, ipakuan gina siya. Ipatanggal ang kuan sa buhok. Unang kita gina siya. So ningon si Shimon Hatshadik said, there was a man who came to me from the south. Duna daw lalaki nga niadto sa iyaha kang Rabbi Shimon Hatshadik niadto sa iyaha gikan sa south. He said, he had beautiful eyes. Maganda yung mata niya. And handsome features, maganda yung mukha niya. With his locked hip into curls, so maganda yung pagkakakulot ng buhok. I ask him, why my son, did you resolve to destroy such beautiful hair? Bakit mo ginawang pangit? Imbis na magandang lalaki ka, naging di ka aya-aya tingnan. Kasi gamay lalaki ba mataas ang buhok? Yun ang tanong ni Rabbi Shimon Hatshadik. Sabi nung lalaki, in my native town, I was my father's shepherd. Ano daw, tagabantay daw na siya ng lambs. And on going down to draw water from the well, I saw my reflection. Nakita ko reflection ko dun sa tubig while I'm getting water to feed the sheep. Seeking to compass my ruin, and so I said to it, evil one. So narinig niya habang nagkakabo siyang tubig, habang nagkakabo siyang tubig dito sa tabay, nakita niya, uy, mo din niya kung dagway taas ang buhok. May naririnig siya ng mga nagsasalita dito sa tabi. Bakit mo ginanyan yung sarili mo? Bakit mo ginawang pangit yung sarili mo? Kasi tingin nga ng iba, pangit yung mga taong taas ang buhok. So sabi niya, evil one, evil one, why do you plume yourself over a world that is not your own? Huwag mo pakialaman ang sarili ko. Akin ito, huwag kang makialam. Sabi nung may taas na buhok. For your end is but worms. Kasi kapag ka namatay ka, magiging worms ka din, kagaya ko. And maggots, I swear that I shall share this locks to the glory of heaven. Kaya ko tinanggal to, kaya to mataas ang buhok ko, kasi gusto kong i-share kay Hashem ang buhok nito. Bakit ano ba meron sa buhok na mataas?
Kasi nga, kagaya nga ng ok-ok, kita nyo yung ok-ok, kakrutch. Ano kapag kinuha siya ng ano mangyayari sa kanya? Di ba may dalawang ano yan siya? Buhok. Kapag pinutol mo yan, ano mangyayari sa kanya? Di na siya makatultol. Okay, Bisel, are you still? Okay, magbisaya na ko. Nagkalisod-lisod na ko. Okay, wala na siya kay basig ka ng service na nila. Kay sabi niya, kasi kapag while waiting for the other brethren to come, makikinig siya sa parsya. Siguro, message ka lang pag naandyan ka pa. So the Nasir hair, which had grown freely throughout the Nizirot, is now completely shorn and burnt into the fire beneath the peace offering. So ang ginabuhat nila is ginaputol nila ng buhok portion, then iipon nila og sunog sa gitawag og peace offering. Mo nang ipadunghay nila. Rashi said, why does the Torah section dealing with the laws of the Nazir follow immediately after the section dealing with the laws of Suta? Bakit nauna yung Suta laws bago ang Nazir laws? In order for Suta to make separate himself from the wine. Kasi minsan yung mga Tagalog, Hinoong, Kablong, Bisaya. Kay kasagaran God nga nakasala ng mga babae is dunay kalabutan sa giingon nga wine. Tanawa ron. Kisa na may palahubog ron. Babae, lalaki. Makita nimo sa mga kuan, makita nimo sa mga lagban karon kung ihapon nimo na diha, mas dagan ang babae. Naala na sila kauban nga lalaki isa duha, pero ang babae ana pertindagan na. Mas kusog pa mo inom ang babae kaysa lalaki. Kay lalaki din naman kay inom man ang lalaki niya, kaning babae kay makabuhi na mura mag kanang manok nga gikulong gani nga nakabuhi. Alla, lokso diri, lokso dito. Di na muundang og inom og dili. Mo gani nga sa Facebook makakita ko og kwan. Nag-post si kwan si Oliver Tadle. Naaman ni siya sa tong lugar, gawas nasod. Ningon siya nga asa man ta makakita karo og babae nga di na mo inom. Wala na, halos-halos naman mo inom. Shock gani ko sa kung hana gabi atong kwan. Oh, ha, shock ko kaya ito pagpangaligo na mong dagat, inom nag isa ka shot. Para di daw maigno. Okay. Ana dai no, kay try ba para dili maigno. Pero ang pangutana sa FB, asa daw ta makakita og babae nga dili na mo inom? Asiliya? Di mo inom si Leah, soka na lang dai. Katawa si Leah. Okay, dito pa pala si ano, si Bisel. Kala ko nawala na. Okay. So the Nazir hair, which had grown freely throughout the Nizirot, is now completely shorn and burnt is the fire beneath the peace offering. So according to Rishimot Divarim, a person who is capable of seeing the negative in fellow, kasi kapag ka uminom yung babae ngayon, iba yung iniisip ng mga lalaki. Kaya nga sa Facebook, naghahanap na yung mga tao, sino pa bang babae ang hindi umiinom? Marami pa ba? Daghan lang ang mutilaw, para tikim lang, para hindi maigno. Tikim lang, pero yung umiinom talaga. Kaano ga ba kadalas yung minsan? Araw-araw lang naman. Okay, a person who is capable of seeing a negative in fellow Joe had better not drink wine. Yung mga taong halos tinitingnan yung mga pag-uugali ng mga tao, kung anong mali ang nagagawa ng mga tao, kapag ka tumingin ka niyan, huwag ka nang uminom. Kasi kapag ka, ganyan na ang pag-iisip mo na hindi ka pa nakainom, ano kaya kung nakainom ka na? Mas lala. Mas lalong hindi maganda, di ba? Nagiging masama na nga yung pag-iisip ng mga witness na hindi nakainom, ano pa kaya pag nakainom?
siguro marami nang may mangyayari na ngayon na dagdag bawas. Yung nakita na tama, ibabawas niya yun. Tapos yung isasabi niya lang, yung mali lang, tapos dadagdagan niya pa. So, but someone who is blessed with the ability to see only the good to his fellow, yung mga tao, kahit ni mali, pero hindi tinitingnan yung mali, yung tama lang ang tinitingnan, yun ang dapat daw uminom ng wine. Kasi kapag ka, hindi siya nakainom, tapos tama na yung nakikita niya, tapos hindi niya nakikita yung mali. Pag uminom yan, maraming tama ang makikita niyan. Pero kapag ka nakakita kang mali, tapos yung mali lang tinitingnan mo, wala ka makikitang tama diyan. Hindi ka pwedeng uminom. Kasi kapag ka uminom ka, puro mali lang talaga makikita mo. So according to Torah, Reshamut Divarim, there is Torah views regarding with alcohol consumption. Touch natin ng konti ha. The drinking of wine is considered praiseworthy or even mandatory. Totoo daw yan. Especially on Kiddush, Jewish Kiddush, and Habdalah. While Noahide is not obliged to do Kiddush and Habdalah. Kasi Noahide, no Sabbath. Pero meron tayong tinatawag na services during Saturday. Pero hindi tayo pwede dun sa Kiddush kasi Kiddush opening di sabat. Kapag ka nagkidos, ibig sabihin, hindi ka talaga pwede gumawa ng mga bagay na na bawal doon sa mga Hudyo. Kasi you open the sabat, then you are obliged to do Habdalah. If you are a Jew, then that's okay. If you go convert, then okay. But if you are still Noahide, you need not to do kidosh. And you need not to do Habdalah. Habdalah closing the sabat, kidosh opening the sabat. So, paano mo i-open kung wala kang sabat? Kasi kapag ka meron kang sabat, ayun, bawal ka magbukas ng rep, bawal ka magbukas ng door, bawal ka magbukas ngayon ng kuryente, bawal ka gumawa ng apoy. So, halos lahat ng bagay na ginagawa mo sa daily lives mo, bawal yan. Bawal maglakad. Bawal maglakad lang pa 1 kilometro, bawal magsakay, bawal mag-drive. Bawal lahat. Bawal sumakay ng elevator. So if you want to do those things, then you go convert. So magiging, masasabi mo lang sa sarili mo na convert ka if na-enroll ka na. Nagsisimula na ang rabbi magturo sa'yo ng Jewish knowledge. Pero pag hindi pa, tapos iniisip mo lang na magpapa-convert ka, then you are still Noahide and you are bound to the laws of Noahide, not the Jewish law. Kasi pag umawa ka na, ng law ng Jewish, tapos nag-iisip pa ka pa lang na mag-convert, then you are creating another religion because till such time is you are still Noahide. Yes. Magkakaroon ka lang ngayon ng tamang practice dyan sa Jewish if you go convert. If your conversion is ongoing. Pero kapag ka nag-iisip ka pa na magpa-convert, then you are not under the law of doing the Jewish law. So, Noahide ka pa. So, habang Noahide ka, be a Noahide. Under ka lang sa 7 laws. So, ang Sabbath natin, wala. Pero, meron tayong ginagawang services during 7 day. Kasi nga, alam nga naman Sunday, pero pwede din Sunday. As long as we study, pwede araw eh. Pwede na siya. Anytime, pwede of the day sa week. Pwede na siya. Kaya lang, ginawa lang natin Saturday kasi nga, Nasanay na natin sarili natin na may mga services during Saturday. O, punta ka doon sa Arabais sa Saturday, hindi ka basta-basta doon. Oh, hindi ka doon kasi nga wala tayong Sabat. Sasabihan ka ng Rabbi, you go shopping. Oh. Kasi nga hindi ka bound ng Sabat. So ano sabi, balik ka na lang dito sa Lunes, doon sa Manila. Balik ka Lunes kasi yung study nila Lunes. Oh, sa kabad naman sa Cebu, Sunday. Balik ka Sunday. So any time of the day, any time of the week, pwede ka mag-Torah study. Oh, lamang, ginawa natin na 7 day kasi nasanay natin, parang hinahanap ng katawan natin ba? Hinahanap ng spiritual side natin yung Sabado kasi nga, nung hindi pa tayo Noahide, nagsimula na tayong
nag-services during Saturday. Mafe-feel natin yung creation ni Hashem on this day, during Saturday. Kaya may services tayo during Sabat. Pero hindi ibig sabihin na nagsasabat tayo kasi travel tayo, mura kabantian hanggang dito. Bawal yan kapag kasabat. Nagluluto tayo, bawal yan. Kapag kasabat, bumubukas tayo ng ref, bawal yan. Nagsisindi tayo ng kante, bawal yan. Oh. So kapag kasabat ang in-observe natin during this day, during seventh day, then you are not bound. So yung ibig sabihin, nagkasala na tayo sa Sabat kasi nga hindi natin ginawa. Kasi nga sabi natin, Sabat Shalom. Ibig sabihin, nagsasabat ka kasi nag-greet ka dun sa kasama mo na Sabat. Paano ka nakagreet ng Sabat? Iwala ka namang Sabat. Di ka naman din nagsasabat kasi nga nagbiyahe ka, nagbayad ka, naglakad ka. So walang Sabat dyan. So ang tamang greetings dyan is Happy Seventh Day because Hashem created, worked the heaven, created the heaven and earth for 6 days and all that therein, within 6 days and on the seventh day, He rested. So, pwede tayo dyan sa during the time when Hashem rested on seventh day, pwede tayo mag service. Kasi nga, nasanay na tayo. Tapos, dito na din natin i-praise si Hashem. Kasi nga, nagtrabaho siya within 6 days and on seventh day, rested. Kaya karapat dapat siya bigyan ng mga pasasalamat, mga songs, mga praising on this day. Then dito na din tayo mag-Torah study. Okay. Naputol nga pala yung Torah study, ang leadership training ng youth every Sunday kasi nga palagi na ako nagkakasakit. This week nga lang, halos araw-araw masakit yung katawan ko, yung ulo ko. Tapos parang nabibiyak. Buti na lang si Ima nakahanap ng gamot, yung tawag dyan sa gamot niya, pito-pito. Liquid yan siya na nasa bottle na puro herbal. Tapos kapag ka umiinom ko, nawawala yung sakit ng ulo ko. Medicinal, yan re. Herbal. Kasi nga, marami ng gamot na inom, tapos wala, bumabalik din. Kailangan siguro ng general check-up kung ano to. Baka sangipin ba, ano ba to. Kaya hindi ako makakonsentrate sa Torah study. Then it is considered obligation for men to drink wine. The Torah views on alcohol. So praiseworthy na yung pag-iinom. And it is mandatory during Kiddush and Habdalah for Jewish. The 4 cups during Passover, mandatory yan siya. The cup of blessing, the cup of history, the cup of wisdom. Then, such as the cup of wine over which the Shiva Virakot, yung 7 blessings during marriage, importante yan siya. The gom are recited and the wine of the Brit Mila, importante din yun, di magiging... Hindi pwede tuloyin yung lalaki kapag walang wine kasi nasa wine yung ano. So, it is considered an obligation for men to drink wine every day. Ubyum tub, yung sa mga naturong araw, na mga importanteng araw. Kol hamuid, the intermediate days, especially the Passover, which is the day in between the 2 Sabbaths are called kol hamuid. On those days, we are obliged to drink wine. The Jewish obliged, not we. I said we, but not we, because we are not Jewish. So, during the days of Sukkot, Jewish people are obliged to drink wine. Because of this, sages warned many times of the dangers of excessive alcohol consumption. So, nagwa-warning sila with regards of drinking wine in excessive way. King Solomon writes in the book of Proverbs, he said, who was once without cause? Sino ba yung may sugat na walang dahilan? Bakit siya nagkasugat? Sino? Ano ang dahilan? Nang malasing ka, nahulog ka, pagkagising mo, marami ka ng sugat. Bakit? Kasi nga, lasing yun ang sinasabi ni King Solomon, who was once without cause?
who has blood eyes? Sino yung may mga pulang mata? Kahit na walang ginawa. Those who sit late over wine. Yung mga pulang mata kasi nga buong gabi, inom lang ng inom. Those who come to search for fixed mixture of wine. Kasi nga, hindi pa nakontento doon sa grepo ay naghanap pa ng tuba. Hindi pa nakontento sa tuba. Gusto pa uminom ng beer. Nung naubos ng pera, naghanap pa ng tanduay. Ano nangyari? Nahulog sa kanal? De, ano nangyari? Di nagkasugat-sugat. Nung nagkasugat-sugat, ano nangyari? Nagising? Maraming sugat. Pula pa ang mata? Kasi nga kulang sa tulog. Kasi nga buong gabi nagiinom lang. Sabi ni King Solomon, do not look at wine when it is red. Pumutingnan. When he puts his eye on the cup, it goes smoothly. Masarap kasi tingnan kapag pula. Ultimately, it will bite like a serpent. Kapag ka nasanay ka na sa pula, masarap na inumin, mangangagat ka na ngayon like a serpent. And sitting like a viper. Yun, nakaupo na dun sa lupa. Your eyes will see strange woman. Tapos yung mga babae, pag dumaan, wow, sexy. Katawan, body. Pag nakautot, grabe. Ah, lumalabas na dun sa bibig yung mga kabastusan ngayon. Oh. And your heart will speak confusedly. Marami ka na ngayon nasasabi na hindi mo gusto pagkatapos mong mag-inom. At ano ba? Nasabi ko ba yun? Parang hindi ah. Di ko maalala. Nawawala na ng respeto minsan sa mga ano nila, magulang nila. Tinatrastok na nila kapag kalasing. Okay. Here are some negative events that are attributed to drinking of wine. Ito ang mga nangyayari. Our sages in the Talmud, original sin of Adam and Eve. What's the cause of the sin of Adam and Eve? Eve involved in wine. Kasi nga, yung tree of knowledge, actually forbidden yon at the certain period of time. But during the Sabbath, the tree of knowledge, which is the grape, are allowed to eat. Yun kasi sabi doon. Huwag mo muna inumin yan. Kasi nga, Friday kasi yon. Pwede mo kainin lahat. Huwag lang yan nasa gitna. Kasi nga, Friday pa. Kasi kapag kumain ka, tapos, hindi pa dumating ang Sabat, magiging lasing ka ngayon, hindi pa nakaabot ng Sabat, so paano ka maghahabda lang ngayon? Paano ka magkikidos niyan kung lasing ka na bago pa dumating yung kidos? So the first sin of Adam is involved in wine. Is involved in wine. If involved as the tree of knowledge, actually, according to one opinion, a grape of wine. It is allowed to eat the tree of knowledge, but in a certain period of time. Wala eh. Nung makita yung grapes, wow, bilog masyado, tapos kumikinang-kinang. So ang nangyari, yung serpent naman, sige, kain ka lang, huwag ka maniwala dyan. So kain hanggang sa nalasing. Kaya ayun, nagkaroon sila ng sexual intercourse with the serpent. Pangalawa, after Noah successfully survived the flood, nung matapos ang flood, ano nangyari? Nagtanim siya ng wine. Ano ginawa niya sa wine? Kinain niya, hanggang sa malasing siya, hanggang nagkasala siya sa dalawang anak niya. He made grapes his first crop, and is faulted for doing so. Oh, which followed resulted in immodest behavior, and ultimately led to his inability to have more children, as well as the curse which came to the descendants of Canaan. So because of drinking wine, excessive drinking of Lot led him to commit incest. So ang sin ni Noah, nagkaroon siya ngayon ng sexual intercourse with Cam. Ngayon kay Lot naman, nagkaroon siya ngayon ng sexual intercourse with his daughter. Two daughter, which resulted the Moabites and Amorites. Okay? Number four, at the time of the consecration of the tabernacle in the desert, the two elder sons of Aaron, the high priest, drank wine. Nadabihu. Instead of doing good, doing the right way things to do with Hashem, ginawa niyang mali kung ano mali sa mata ni Hashem. Because he drank first, nadabihu, they drank first before entering the Holy of Holies.
Number five, one of the reason given for why the 10 tribes of Israel were exiled from the land of Israel, because of their excessive alcohol consumption. Nailad sila by Assyrian king Sennacherib. So, ano resulta? They were exiled to the Assyrian. Kaya sabi ng prophet Amos, say, who to those who are at ease in Zion, and those who are secure in the mountain of Samaria, who drink from basin of wine. Ano daw? Alaot kamo nga nagainom og mga bino. Ano, relax raman kayo. Instead of studying Torah, gihurot man ang oras og inom-inom. Wala man gibawal ang inom. But make sure nga mag-inom ka nga naa sa kahimayaan ni Hashem. And according to rules, ang shot nga himuon is only 3 ounces. Unsa kadaghan ng 3 ounces? 8 ounces man ang ana sa butilya sa Coke. So 3 ana niya. Mauna siya ang one shot. That is the one shot. 3 ounces. And 3 ounces or more. The following rules apply to a person who has drunk. So kinahanglan doon na siya 3 ounces, approximately 3 ounces, or other alcohol beverages that have similar effect and still feeling effect. Ang problema, 3 ounces siya, but they are only required and required under 4 cups. Sa ato pa, 4 ra ka 3 ounces ang allowed sa tao nga tarong muinom. Mulampas ana niya, daghan na siya huna-huna nga dautan. Alam man, diha man namo gawas ko na istorya nga palaba. Hambog na, isog na. So daghan kang mga butang nga maumit sa imong kinabuhi, labi na nagtuon kag tura kung muinom ka. Una, once makainom ka, og bisan unsa alcohol, beverages, that may have the same effect, he may not pray. Di ka na pwede mag-ampo, di ka na pwede magdasal. So, maliban sa hindi ka na pwedeng mag-pray kapag ka nainom ka, he may not render a halakhic ruling. Di ka na pwede gumawa ng mga bagay na naaayon sa halakha. Although a Qasidic gathering is traditionally accompanied with saying likayim, the Rebbe instructed that the number of alcohol drinks should not exceed 4 per person. 4 cups per person. Per cup, 3 ounces. For people under the age of 40. So 40 and above, 40 and below, ang kailangan niya is 4 cups with 3 ounces each cup. That is allowed in the Torah. Oh, say, shalom, dim romance.